Pagkatakoy, karaniwang tao, may simpleng trabaho, katamtamang sweldo, walang bahay at lupa, o kotseng magara, na meron sila, ako'y wala. Kapag sukses sa makabagong sensya, inaakala natin lahat ng kaginawahan at pangangailangan ay nagugugulan. At tayo mabubuhay sa paraang ating inaasahan. Ngunit sa kabila ng karamihan ng medisina at teknolohiya, may mga kalagayang hindi nila nais ang pili sa labuhay. Sa mabilis na pag-ikot ng orasan ng karaniwang tao, may mga di hinahangad na sitwasyong patuloy na sumasabay sa mabilis na pag-usap nito. Isa sa mga sumusubok makisabay sa biyahe ng buhay, si Mang Domeng. Biyaheng pilit na pinipigilan ng panghabang buhay na karamdaman. Karaniwang tao, may simpleng trabaho, katamtamang sweldo, walang bahay at lupa. Apat na putsyam na taong gulang na si Mang Domeng, maaging na ulila sa ama't ina at kasalukuyay kapili na ang mga kapatid. Isang nagbuwan ako na hindi para masunod yung saksak na polio. Ang ginawa ng nanay ko, pinaano na sa dulo. Hanggang na buhay yung dulo. Kaya lalaman ng nanay ko na may polio ko. Yung tao na lumilig ko daw. Ayon sa mga datos mula sa World Health Organization, ipinapakita na mas marami ang naapektuhan ng sakit na polio noong mga nakaraang taon sa bansa. Yung dalawang taon na ako, nakikita yung mga bata, mga naglalaro sa labas, bumababa ako sa gano'n para makasahan sa gano'n. Makapaglaro ko eh. Kasi yung dalawang taon ako, tinutokso na ako ng mga bata. Sa kabila ng mga dalang karamdaman, hindi ito naging hadlang at sa pagtitinda ng dyaryo na lamang itinoon ni Mang Domeng ang mahigit 20 taon ng kanyang buhay. Umigising kami mga alas 4 ng madaling araw. Inaabangan namin ito sa labas. Ngayon, yung dumating na yung dyaryo na titinda namin, lakas naman ako papunta doon sa kabila naman doon. Pagdating ko doon, sa ako niya ilalatag niya sa akin. Yung ilalatag ko na yun, nakalatag niya sa mesa. Ayun, maghihintay na ako ng liwanag para makita ng mga bumibili. Kasi
Kasama rin sa pinaglalaanan ng kinikita ni Ma'am Doming ay para sa gamot ng bagong opera niya ng kapatid. Nagsimula ko itong anong tinutuwad ko ito. Kung nandito lang ako, meron nakita na ganito ko rin na unrealist mo ito. Ang ginawa ko, gumaya ako sa kanya. Ito naman yung ano, yung dito. Yung kapatuwa ko ito, napakalpas. Ang ano mo, ito ang pinagkalog sa akin, libre. Kailangan tanggapin mo. Hindi lang ikaw lang meron ito eh. Marami pang iba. Katotoo lang. Hindi lang akong meron na ganito na may kapansan. Pero kung nakikita ko yung paa, nakaganyan. Pero nakikita na buka ng paa. Ayun, tinanggap ko na rin. Kaso, meron kang nakikita rin na nukusad din pa. Nabuti ako at papano, nakakapag nakakawa at nakahalin na ganun pa. Ako hindi ko naisip na naging isa ako. Basta kapili ko na yung mga kapatid ko. Ayun na nasa ako. Ang mga mamapag-relate ang polio. Ang polio, meron tayong immunization dyan. Ang tawag na yung polio vaccine. Nakakalungkot mang isipin na walang dulot sa karamdamang ito. Subalit may isang paraan upang maiwasan ang polio. Mayroong bakuna para maiwasan ang polio. Lahat ng malulusog na bata sa ika-anim na linggo mula pagkasilang hanggang 18 taong gulang ay dapat ang magbakunahan laban sa polio. Sa modernong panahon ay hindi maikakaila na mas madali ang buhay ng bawat tao. Ngunit sa kabila ng mabigat na lalaki, may isang taong patuloy na sumasabay. Ako po si Francis Analaya at ito ang headline. At tayo'y naglalakbay, aking nakikita. Saan tayo tutungo? Saan tayo pupunta? Sarap mangarap kapag nag-iisa. May ngiti sa labi, may ningning ang mata. Ay layo nang nararating ng isipan niya. Tula ng iyong